Good morning guys, it's another day, it's another vlog na naman tayo mga ka-keepers. So ayan guys, ngayong umaga na to, ang gagawin natin, magbi-breed tayo ng mga betta fish. So tuturuan natin yung mga newbie natin na mga ka-keepers na nagbe-betta na gustong mag-breed ng betta fish. So tuturuan ko sila kung paano yung mga basic na gagawin sa pag-breed ng betta fish. So tara mga ka-keepers, samahan nyo ako, let's go! So ayan mga ka-keepers, bago tayo magsimula sa ating vlog, ayan guys, may mga available tayo dyan na ano, super red na half moon, male only lang yan. Meron tayong mga plakat, yan, male only lang din, yan, super red half moon, male lang din. Ayan guys, may plakat tayo dito na super red, HMPK. Ayan, meron tayong mga galaxy, ayan guys, galaxy. Meron tayong mga fancy, yellow, ayan, mga mustard, fancy, ayan, yellow. Ayan, meron tayong red dragon. Meron tayong platinum white na male lang. Ayan guys, meron din tayong mga ano dito. Ayan o, mga 24K na HMPK. So ayan guys, mga 24K. Ayan o, 24K. So hindi ko pa sila napopost mga ka-keepers. Ayan, 24K na HMPK guys. So ayan. So ayan mga ka-keepers, ngayong umaga, tuturuan natin yung mga ka-keepers natin na mga beginner pa lang sa pag-aalaga ng betta fish na gusto magparami ng mga betta fish. So ngayong umaga, tuturuan natin sila mag-breed ng betta. So ayan mga ka-keepers, ang unang gagawin nyo guys, ayan, naihanda na natin ngayong umaga na to, itong mga, ayan, lalagyan natin, ito yung mga pang-breed natin sa mga betta fish. So ang ginawa ko mga ka-keepers, itong malaking lalagyan na yung pinaglagyan natin ng tubig para diretso na kapag na-hatch yung mga egg at naging fry, hindi na natin sila ililipat sa grow out muna. So dito muna sila kasi malalaki na yung lalagyan nila. So ayan guys, sa unang ano natin, gagawin natin sa mga ka-keepers natin, mag-set up muna kayo ng ganito, ayan mga planggana. Ayan guys, then lagyan nyo ng tubig. Then yung tubig mga ka-keepers is stock water yan lahat. Stock water yung nilagay natin. Dapat hindi malalim guys. Kailangan mga 2 to 3 inches lang yung taas ng tubig pag mag-breed tayo ng betta fish para hindi mahirapan yung male at female mag-breed. So madali na lang kapag naglabas yung ng egg yung female, madali lang nilang makuha at ilagay sa bubble nest. Ayan, stock water yan lahat mga ka-keepers. Apat na pair yung i-breed natin ngayong umaga na to. Then, ang gagawin nyo guys, sa ganito, lagyan natin ng, ganito. Kahit na stock water yung tubig natin, lagyan natin ng anti-chlorine para matanggal yung mga toxic heavy metals na meron sa tubig. Ayan, patakan nyo lang kahit ilang patak. Ayan. Pagkatapos ng anti-chlorine mga ka-keepers, lagyan natin ng Monchings Talisay Extract for Betta Fish Grooming and Breeding. So, available sa Shopee mga ka-keepers. Ito yung ginagamit natin sa pag-groom at pag-breed ng betta fish. So, lagyan nyo lang guys kahit anong dami. Ayan. Patakan nyo lang kahit ilang patak. Pwede na. Ayan mga ka-keepers. So, tapos na tayo sa anti-chlorine at talisa extract. Ang susunod na gagawin natin guys, lalagyan natin ng dahon ng talisay or dried almond leaves. So yan, dahon ng talisay. So ayan mga ka-keepers, ready na yung apat natin. So kukuha lang tayo ng talisay dito guys, na tuyo na. So dito natin ilagay mga ka-keepers yung mga talisay natin. Kukuha tayo ng apat para ilagay sa yan.
apat. So, kasi minsan guys, dito nila nilalagay yung kanilang bubble nest sa ibabaw ng, ay sa ilalim ng talisay. So disclaimer lang mga keepers, itong tinuturo ko sa inyo guys, ito yung mga experience ko lang sa mga nag-success ko na breeding. So ganito yung ginawa ko. Pero kapag hindi nag-success guys sa ganitong process, pwede kayong magtanong-tanong sa ibang mga beta keeper kung paano sila mag-breed ng beta fish. Pero kung ako mga ka-keepers, ito yung komportable ako na gawin. So ayan, ginagawa ko, lagyan ko ng talisay, talisay, down ng talisay, ayan. Kasi dito nila nilalagay yung ano nila, bubble nest sa ilalim ng talisay. At ayun. So pagkatapos natin lagyan ng dahon ng talisay mga ka-keepers, ang ginagawa ko guys, meron tayong ice wrapper. Ayan. Ginupit natin. Kasi ang gagawin ko dito mga ka-keepers, ito yung nilalagay natin dito sa gilid ng planggana. So ganyan lang guys. So ang purpose nito guys, dito rin nila nilalagay sa ilalim yung bubble nest nila kapag magbibreed na sila. Ang kinaganda kasi nito guys, itong plastic, hindi siya gumagalaw. So yung bubble nest, steady lang sa ilalim kahit na mahanginan, hindi siya alilipat dito sa parte ng planggana. So yan, lagyan nyo itong apat na to, itong apat na breeding ko, breeding tank, or ano, breeding basin natin. Yan, ganito lang gawin nyo guys, lagyan nyo lang sila ng ganito. So dyan na sila maglalagay ng bubble nest nila, kung sakaling magbibreed na sila. So ayan guys, simple-simple lang 'to gawin. Sa mga ka-keepers natin diyan na first timer pa lang, sana mag-success yung breeding ninyo. Ayan. So tapos na tayo guys sa ating paglagay ng talisay na dahon sa plastic at sa kung ano yung nilalagay natin sa tubig. Ang susunod na gawin natin mga ka-keepers, papakawalan na natin yung mga male betta fish. So unahin natin pakawalan yung mga male betta dito sa breeding tank nila. So ayan, nakahanda na yung mga ano natin, mga male betta. Meron tayong super red half moon, meron tayong crown tail na platinum white, ayan, meron tayong red dragon, ayan guys, red dragon, at meron tayong mustard gas, ayan, na HMPK. So ayan guys, top view. So ilalagay natin dito. So hindi na natin acclimate mga ka-keepers kasi yung tubig dito sa bahay at tubig ng mga betta fish is parehas lang yung temperature nila. So kapag parehas lang yung temperature nila mga ka-keepers, hindi na natin kailangan i-acclimate. So ina-acclimate lang natin guys kapag galing sa ibang lugar yung mga isda at pumunta sa bahay natin or nabili natin, doon yung time na i-acclimate natin yung mga betta fish. So ayan, papakawalan natin yung male. So hayaan lang natin yung male dito ng 5 minutes muna mga ka-keepers bago natin ipakita sa kanila yung mga female. So ang gagawin yan guys, itong platinum white natin, itong fancy natin or mustard gas, HMPK. Yan. So antayin lang natin ng 5 minutes guys bago natin ipakita yung female sa kanila, para ma-familiarize nila yung kanilang lugar muna. So ayan, antayin natin ng 5 minutes. So ayan mga ka-keepers, tapos na yung 5 minutes natin na pag-aantay para ma-adapt ng mga male betta yung kanilang breeding tank. So ang gagawin natin guys, kukunin natin yung mga female na betta fish. So nandito sa likod nilagay natin yung mga female betta fish. Ayan sila. So, ito yung next step na gagawin natin. So, ipe-pairing na natin yung mga betta fish. So, kailangan ng pairing mga ka-keepers para masanay muna yung mga betta sa kanilang mga partner bago natin pakawalan, para maiwasan yung pagkamatay ng mga female betta kapag nagbi-breed. Kasi dito yung time na parang naniligaw yung mga male betta fish. So, dito lalagay natin red dragon, hanapin natin. So ito yung red dragon natin. So ilalagay lang natin sa gitna mga ka-keepers. Ayan, sa gitna.
So ito naman ay isang ayun, fancy yellow. So dito si fancy sa gitna din. Then ito naman si crown tail na white sa gitna din mga keepers. Ayan, para ang purpose ng sa gitna para palibutan ng gaya nito. Ayan, ng male beta yung female. So nililigawan niya yung female guys. Pero kailangan natin, bago natin pakawalan, ito yung gagawin natin, pairing. So pinipair natin yung mga betta fish para masanay sila sa isa't isa. So hayaan lang natin ganun mga keepers, gaya nito. Hayaan lang natin. So ang gagawin natin guys, tatakpan natin sila. Kukunin natin yung takip para hindi sila mastorbo. So dito guys, meron tayong naihanda dito na pantakip. So ganito siya guys, rectangle na merong square sa gitna. Kasi dyan natin ipapasok yung mga female betta fish. So napakadali lang mag-breed ng betta fish. Pero tandaan nyo, mahirap mag-maintain ng mga fry. So ayan, nag-flare na guys. Oh. So kung hindi mag-success yung breeding natin guys, okay lang yun kasi ganun naman sa part ng pagbe-betta fish, hindi lahat success ang pag-breed. Meron din talagang fail. Minsan lahat fail yung mga breeding, pero okay lang yan. Ulitin lang natin yung process hanggang sa mag-breed na yung mga betta fish. Meron kasi mga betta fish mga keepers na hindi pa condition for breeding, kaya hindi sila nagbe-breed. So ayan, gagawin natin guys. Ito, tatakpan natin. So dyan natin ilalagay para hindi sila mastorbo. Ayan, sakto na sakto lang yan sa lalagyan mga keepers. So abangan nyo guys sa susunod na part nito, sa part 2 natin. So check natin yung update. So dapat naka-subscribe ka sa channel ko, naka-on yung notification bell para mabantayan mo yung vlogs natin. Meron tayong vlog nito guys dati pa, pero last year pa ata yung ginawa natin na pag-breed ng betta. At last year, so ginagawa ko siya lagi na pag-tutor sa mga tutorial sa mga beginner natin para yung mga bagong subscribers makita nila agad yung video at hindi na nila hanapin yung mga dati pang videos natin. So dyan guys, ayahan lang natin ng isang araw yung mga female. So pwede tayong mag-pairing ng isang araw mga keepers, dalawang araw, tatlong araw, depende sa inyo. So ayan guys, sana nasundan nyo yung natin, process natin for breeding. So maraming salamat guys sa pagsama ngayong araw na to. So ayan, balikan natin sila bukas ng ganitong oras. Papakawalan natin mga keepers.